Hello, good morning mga kadogo. So meron tayo ngayong i-discuss na mainit-init na topic mga kadogo, no? Kasi kaninang maga tumawag sa atin yung isa nating kaibigan at member ng group. So ngayon ko lang nalaman na meron palang Senate Bill 2458, yung revised animal welfare sa ng Senado. So through Ma'am AJ Arcega ng Nabotas, Ma'am, shout out sa iyo, Ma'am. At least ay salamat at nalaman ko na meron palang ganitong ipapatupad na batas. Okay? And thank you nga pala kay Sir Marlon Marquez ng Cagayan de Oro. Isa siyang animal welfare advocate. Isa siya sa tumututol dito sa Senate bill na to. Actually, mga kadugo, maganda yung bill, ano? Kaya lang hindi talaga napag-aralan ng maayos dahil may tatamaan eh. At meron mga part doon ng provision na hindi suited para sa ibang animal lover. Kasi mga kadugo, yung batas na ginawa na to, lilimitahan daw yung pag-aalaga natin tayo mga dog owner, dog lover, lalo na yung mahilig mag-alaga. Tignan po alaga, ibig sabihin inaalagaan, okay? Nasa loob ng bahay, okay? So, tayo pong mga dog lover na gusto mag-alaga, gusto ng bill na to na limitahan ang alaga natin ng hanggang 10. So, ang tatamaan po kasi dito yung mga kaibigan nating rescuer and may shelter, mga kadogo. Okay? And sa nakikita ko, parang kawawa naman yung mga stray dog and stray cat. And mostly, sa mga to ay yung asong Pinoy at musang Pinoy. Ganito kasi mga kadugo, kaya akong nagre-react kasi hindi ako natuwa dun sa Senate Bill 2458. Kasi can you imagine mga kadugo? Ako eh dog lover, ano? Oo, aaminin ko puro mga imported cat and dog ang alaga ko. Pero wala naman doon kasi dog lover po tayo at animal lover. Wala po yan sa pagiging imported. Again, ang sinasabi ko po, ang tatamaan dito yung mga asong Pinoy at mga pusang Pinoy. Kasi sila mostly yung stray cat and dog na nasa labas. Kawawa kasi mga kadugo, kung ipapatupad itong batas na to, paano pagaganahan yung mga kaibigan natin na mag-rescue? Can you imagine? Mostly sa mga rescuer, hindi naman po mayayaman, nakagaya natin. Pero pinipilit nila mag-rescue dahil sa animal lover sila, hindi nila kayang makita na pag-alagala yung aso, nagugutom, iba may sakit, kinukuha po nila yun, inaalagaan nila. Tibay po nila, sa totoo lang. Tibay yung pagiging passion nila sa hayop. Can you imagine? Mostly sa mga ina-adapt ng mga yan, may mga sakit na hindi na inalagaan ng mga previous owner na walang kwenta. Di ba? Pinababayan, tinatapon na lang. Di ba? Hindi sila responsible owner at ang sumasalo, eto mga kaibigan nating rescuer at yung may mga shelter. So, mga kadugo, ang point ko lang kung magkakaroon ng limitation, do you think gaganahan pa mag-rescue yung mga animal lover na at rescuer and may shelter na mga kaibigan natin? Kasi kung mapapatupad itong batas na to, pag lumagpas ng 10, kailangan na nila magpa-register. Malaking perwisyo yun. Gusto lang nilang tumulong. Gusto lang nilang mag-alaga at alagaan yung mga napabayaan ng mga dating responsible owner para hindi pakalat-kalat sa daan. Okay po, take note, hindi pagpakalat-kalat sa daan. So, ibig sabihin, naalagaan nila na maayos. Sa bahay nila dadalhin. Okay? Sa shelter nila dadalhin. Aalagaan nila, hindi nila hayaan pakalat-kalat din.
So ano ang problema? Tapos bibigyan pa natin sila ng mabigat na responsibility para i-registro, para pagkakitaan pa natin sila, eh tumukulong na nga lang ng mga tao. Diba? At ang mangyayari nito, kung wala na magre-rescue, eh maraming mamamatay na stray dog and stray cat. Kasi mga kadogo, mapupunta na yan sa pound. At sa pound, alam naman po natin ang kalalabasan. Grabe. Diba? Ang dami nakakarating sa akin, hindi pa nga maayos ang pagkakapatay sa mga to. So, kawawa naman kung papatayin, ang mangyayari, mauubos ng mga asong Pinoy at pusang Pinoy pag ganito. Dahil sila yung talagang tatamaan dito. Imbis na inalagaan na sila, inayos na sila, tapos malilimatahan pa pala yung mga kaibigan natin na mag-rescue. Can you imagine? Bakit naisip tong ganitong panukalang batas na to? Okay naman sana yung batas eh. Diba? Kaya lang, ang daming part na may butas. Okay po? Unang-una nga, saan na mapupunta tong mga mahal nating aso at pusa na di lalo natin hinayaang maging pakalat-kalat dahil hindi pala pwede i-adapt. Eh paano kung 10 na yung aso, gusto ko pa mag-adapt, may nakita akong kailangan ng tulong ko, hindi ko nakukunin. Kasi pinapatawan ako ng tax or kung ano mang dapat ko pang gawin para lang doon. Eh mostly po sa mga rescuer, hindi po mayayaman kagaya natin. Meron lang po sila is yung passion at pagmamahal sa mga alaga natin. Mga aso at pusa. Yun lang po ang meron sila. Tsaka yung sipag at tibay na loob para alagaan yun. Tapos gagantuhin pa natin sila. Mawawala sila ng gana, mga kadugo. So ako ay against ako dun sa ibang part ng Senate Bill 2458 na yan. Dahil nga hindi biro po ang mag-rescue. Ang pinakamagandang gawin ng ating gobyerno, akin ito ay suggestion lang po. Total eh, ang dami namang nagmamalasakit sa ating mga senador at senadora sa Senate. So, pakita nila yung malasakit sa anong paraan po. Kailangan magkaroon ng monitored sa mga vaccine, anti-rabies. And kung pwede, magbigay tayo at maglagay tayo ng batas na libre. Libre yung pakapon para hindi po dumami. Di ba yung gusto niyo, wag na lang dumami sila, di ba? Para hindi na magpakalat-kalat. So, hayaan natin magkaroon ng libreng kapon para hindi po sila dumami. Pero itong ibang nasa loob ng panukalang batas na to, eh, talagang butas para sa akin. Dahil kawawa po yung mga stray dog and stray cat na didiretso sa pounding area. Alam naman po natin kung ano ang kalalabasan pag nandun na sila. Dami kong nakikita po. Minsan hindi pa napapakain. Meron pa nga, di ba? Pusa, kinain yung kapwa pusa. So, mas cruel yung ganung pamaraan. Hindi kagaya pag nasa shelter na inaalagaan po yan. Inaalagaan po sila dun. So, tapos bigla natin gaganon ng ilimitahan pa. Sila na nga lang yung nagmamalasakit sa mga stray dog and stray cat. Ako ay love dog and cat. Especially ang mga aspin and puspin. Kasi animal lover po ako. Pero yung mabalitaan na i-utilize lang sila sa kung saan sa compound, di ba? Parang yun po ang mas hindi tama. So, again, hindi po ako sumusuporta sa Senate bill na yan. Ito po ay para sa suporta ko sa ating mga kaibigang may shelter at mga rescuer. Kasi sila talaga ang tatamaan dito. Sana po ay mapag-aralan pa ng maayos tong Senate bill na to. Dahil kawawa po talaga ang mga rescuer, ang may shelter, at lalong-lalo na po yung involved dito yung mga aspin at puspin natin. Mayu-utilize sila.
yun po talaga kalalabasan dito, imbis na naaalagaan sila. Kaya nga po sila ni-rescue. Dahil wala nang nag-alaga sila, pinabayaan na sila ng first owner. Ni-rescue, sabihin, inalagaan. Pinipilit alagaan, pinipilit pakainin. Iba pinapagamot pa, kinukuha kahit putol pa, bulag, kinukuha nila yun. Kasi gusto nilang alagaan. So kung papatupad yung batas na to, malilimitahan yun. Mas lalong hindi maaalagaan yung mga pinabayaan at tinapon ng mga first owner. Sila lang yung sumasalo. Tapos gagantuhin pa natin. Ibali po, kung mayayaman po lahat yan, eh, hindi naman din po mayayaman yung kagaya natin. Nulit ko po, ang meron lang sila yung pagmamahal sa mga hayop, especially sa dog and cat. Tapos malilimitahan pa sila. E sino pa po ang gaganaan kung gano'n naman po ang mangyayari? Hindi ba? Kung nagsasabay po nila ang pag-alaga sa pamilya at mga hayop, tapos magkakaroon ng gano'ng batas, malilimitahan pa yung pagre-rescue nila. Kung hindi, eh, maaaring maalis pa sila sa lugar nila at magmulta o makulong. And most especially, magbabayad pa sila. So, magdadalawang isip na po ang mga rescuer natin pag ganyan. Huwag naman po sana matulian. At pag-aralan maayos. Sa mga dog lover na kagaya ko po, pakisuportahan po natin si Mr. Norman Marquez ng CDO sa advocacy niya na tumutol sa batas na to. Kasi hindi pa ho siya ganung kaganda at parang hindi pa napag-aralan ng maayos. Ito. Sana lang po mas lalong paigtingin ng gobyerno natin ang regular na pagbabakuna ng anti-rabies. Kung pwede nga samahan ng mga vaccine. Kasi wala akong nakikita naglilibre ng vaccine. Kasi kung talagang tayo may malasakit sa mga hayop, yun po dapat bigyan ng vaccine. Anti-rabies. And libreng kapon. Kung hindi man po may libre, mga minimal fee lang na kaya ng mga kagaya naming ordinaryong tao para maipakapon sila. So, hindi na po dadami. Yun lang po. Against po ako sa bill na yan. Yung some part maganda, pero meron pa pong butas na dapat pag-aralan. Yung pong sinabi ko, yung mga maapektuhan na shelter at mga rescuer natin. Pag-aralan po maigi. Sana po mapag-aralan na maayos. At kami po mga dog lover, for sure against dyan. Dito po muna, mga kadog, at then Ma'am AJ, thank you po, at nalaman ko tong issue na to. In a simple way, ito, diniscuss ko para maiparating din na against po ako sa ibang part ng batas na yan dahil hindi rin po ako pabor. Hindi po ako pabor. Ano to, ubusin natin yung mga aspin at as. At po spin kasi yung kalalabasan sila yung mga stray talaga eh. So wow, ano man, huwag naman tulungan po natin lalo yung mga rescuer at yung mga may shelter. Huwag natin silang lalong pitpitin para sila ay bumitaw sa advokasya nila at sa pagiging dog lover and animal lover nila. Huwag natin hayaan mawalan sila lang galang tumulong. Sino pa po ang tutulong sa mga napabayaang aso at pusa? Mostly sila talaga ang tumutulong. Kailangan lang po nila ng alalay at pangunawa. Again, saludo ko sa inyo, kayong mga may shelter, at lalo na sa inyo mga rescuer. Pinabibilib niyo po ako. Suporta po ako sa inyo. At against po ako din sa Senate bill na yan. Yung isang part doon eh, hindi ko gusto. Kaisa niyo po ako. Solid po tayo bilang animal lover, dog lover, and cat lover. So dito na lang muna mga kadogo.
And sana ay hindi mapatupad tong batas na to. May patupad man nila ipag-aralan ng maayos. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Wala naman po masama sa batas. Basta po nasa tama lang. At hindi naman po makakaperwisyo sa mga taong gusto lang tumulong at gustong iayos at gustong alagaan yung mga pinabayaang aso at pusa sa daan. Yun lang po. Dito po muna mga kadogo, and thank you po for watching, and sana supportahan po natin lagi itong channel ko. Ito po ay solid para sa mga animal lover, especially dog and cat lover. Supportahan lang po natin. Thank you po and have a nice day. And solid po tayo, mga animal lover. God bless.